paabot pa pakita natin. Okay, schedule tayo ng shipping ngayon. So hopefully ma-pick up ngayon ng ating mga courier. So nakabook naman na 'to eh, no? Okay, so number one, okay, for shipping going Camarines Sur. Bali tatlo 'to going Camarines Sur, no? Then going Camarines Sur again and isa pa, sige. Then ito pa, yun, isang going Camarines Sur. Tatlong item natin going Camarines Sur, no, going mga taga ano to, mga taga DPWH sa diyan sa lugar ng Camsur, no. Okay, ang ganda sa camera, bagong ayos yung shop. Pwede mo bang medyo i-ano yung camera ko? Pwede mo ba bang dito? Kahit hanggang dito lang. Hindi, siguro kailangan, baka kailangan mong iusok kasi mag-flip, mag-ano eh. Ayan, then yung isa rin. Okay, ito yung isa pa eh. Putol na yan. So ito, i-abante mo na lang dito para ano. Mga Karasop, no, before tayo mag-proceed, yung video natin, yung live natin, mas maganda siyang na-i-view kung yung mga nanonood sa cellphone kung nakaganito. Okay, no? Ang tawag dito? Landscape. Landscape, no? Huwag portray na ganyan, ha? Medyo maliit kasi maliit. Pag ganyan. Pag ginanyan nyo, yung cellphone nyo, mas maganda na makikita nyo yung full view nung shop, nung mga unit, at saka mas maayos, no? Okay, kaya ako, mas maganda pag nakahigang ganyan, no? Manood kayo sa atin, sa mga live natin, pag nang nakaganito yung mismong ano ninyo, cellphone ninyo, para doon sa mga nanonood sa cellphone, okay? So, ayun, oh, good afternoon sa lahat. Grabe, ayun na sila, no? Mga unit to, no, mga unit, hindi naman kamahalan, hindi rin naman ganun kamura, sakto-sakto lang to mga unit na to. Ito yung mga pinaka budget meal natin sa in Taiwan category, no. Okay na, Shinch, pabantay mo na lang sa kanya. Yan, baka kasi lumabas eh. Ito yung mga pinaka budget meal natin, mga ka-airsoft sa Taiwan category. Number one, no, unit ng ating ka-airsoft, na wala sa akin yung ano, yung live. Hindi, yung info. Dali, okay. Ayun. Okay, unit ng ating ka-airsoft, Sir Armin Celeste of Toledo, Cebu. Okay. Ang unit ni Sir Armin Celeste is dalawa, no? Dalawang budget meal na pistol na Taiwan ang gusto niya. So ayun, yun ang nasa harapan natin. Number one, no? Matagal tayong nawalan nito, nitong unit na to. Kung tawagin to is the Sig Sauer P226, no? Okay, what is good and special about the Sig Sauer P226? Way back, ito yung masarap, ito yung gustong-gustong gamitin ng mga US elite, no? Yung mga elite fighters ng US. Normally ginagamit to sa Canada, Australia and other part of country na like mga Asian, no. So the Sig Sauer, itong unit na to very effective, halos kapantay siya ng Glock, no. Sa live, sa totoo, ano siya, 9mm category, kasama siya ng 9mm, no. Okay, makikita nyo, very tactical yung datingan niyan, tikas at tindi. Medyo botchog nga lang yung ano, yung grip niya, pero still napakaganda, napakasarap gamitin ng unit, no. Compact siya, syempre powered by a high cap magazine, and what is good pa and special, full metal, mabigat, may recoil, may hammer, pero wala nga lang siyang beaver tail. Okay, no. Yan ang unit ng ating airsoft, Armin Celeste, and dalawa pa lang ang airsoft niya. And the 1911 para ordinance, kung tawagin ito, no. Alam ko, kakilala to ng mga tatay-tatay natin, no. Yung meron lang pagkakaiba to sa original 1911. Kung makikita ninyo ito, 1911 to. Kunin ko yung opinion nyo, ha? Papakita ko sa inyo yung original 1911. Color black, syempre, color black. Ayun. Okay, mga kerso po. This is the original 1911 classic. Mamaya na nga to.
This is the original 1911 classic. Ayan, makikita ninyo, di ba? Well, this is the para ordinance. 1911 para ordinance. Okay, tatanungin ko kayo ngayon. Ipapakita ko sa inyo siya ng malapitan, okay? Ipapakita ko sa inyo ng malapitan ano yung pinagkaiba nung dalawa. The 1911 para ordinance and the 1911 classic, okay ha? Parehas classic yung itsura nito. I just hope na makita nyo yung difference. Ayan. Kita? Maliwanag? O, ayan. Mga Kairsop, ha, yung mga bagong dating, ganito yung view nyo ng cellphone nyo, ha? Pahaba, huwag patayo. Huwag nyo ipapatayo. Pag manonood kayo ng mga vlog natin, pahaba para mas maganda yung view, ha? Para mas makikita ninyo, mas mag-e-enjoy kayo na mag-participate sa mga ano natin. Okay. O, yan. Okay. 1911 para ordinance and 1911 classic FPJ ang probinsyano. Okay. Ano yung napapansin ninyong pagkakaiba? Okay. Bukod sa itsura, ha? Siyempre, parehas na parehas, eh. Okay. Yan. Yan, yan. Maliwanag pa. Sana maliwanag nila nakikita. Okay, may mga nakakasagot ng tama. Natutuwa naman ako. Natutuwa naman ako. Natutuwa naman ako. May tactical rail daw ba? May tactical rail? Actually, parehas silang wala tactical rail. Okay? Ayan o, nilalapit ko naman sa inyo. Hindi ba kita? Kita ba? Kita. Hindi. Hindi, kung pahiga. Masyado kasing black eh. Medyo siguro hindi ganong nakikita eh. No? Ayan na. Pero ano siya mga Kairsop? Pareha siyang walang rail. Pareha siyang walang rail. Sa design, meron lang stripes design dito yung 1911 Classic. While the para ordinance, nandito lang yung design dito, wala. No? Okay, so let's jump to the conclusion. Medyo madilim po. O, pasensya na po, pasensya na. May kung medyo madilim, no? Okay. Hammer, beaver tail. Actually, pareha silang may hammer and beaver tail. Pareha silang may hammer and beaver tail. Pinakaiba lang nila ito silver, ito black. Okay, tatapatin ko na kayo, didiretsuhin ko na kayo, no? Ano yung pinakaiba? Tama yung mga sagot, the magazine capacity. Okay? Itong 1911 para ordinance is powered by a high kappa magazine. Diba? While the 1911 classic is powered by a single stock magazine. Okay. The single stock magazine is has a maximum rounds of 14 rounds. While this one, the high kappa magazine is while the high kappa magazine is 27 rounds. Yan ang pinagkaiba nila, okay? The 1911, ganito yan, ha? Parehas silang 1911. Ayan, makikita nyo naman, ha? Ayan, oh. Ayan, parehas silang 1911. Ayan, ha? 1911 Classic, 1911 para ordinance. Parehas yan. Ngayon, ang pinagkaiba nila is the magazine capacity. No? Itong isa is, ano yan? Lalo. Pipikapin na ron? Oo. Ang bilis, ha? Oo. Oh, Makati yun, you know? Okay, no, 1911 para ordinance powered by a high kappa magazine while the 1911 classic is single stock magazine only. Okay? Magkaiba, pero magkamuka. Ayan, di ba? Napakaganda. Napakaganda niya, no? Kasi, syempre, ako sa totoo lang, maraming fan ng 1911. Eh, pero pagdating dito kasi, medyo nag-aalangan tayo. It is because single stock 14 rounds lang. Ngayon, eh, naglabas ng 1911 na high kappa. Diba? Kasi mostly ang naka-high kappa is the 2011, eh, diba? Pero naglabas ng 1911 na naka-high kappa. So, yun na. Yun na. Kumbaga, talagang ano na yun. Masasabi nating swak na para sa mga 1911 lover, di ba? Oh, ako naman na magtatanong, okay? Kita naman Sir Bigman, high kappa po magazine. Ah, okay, thank you. Ngayon, mas ilalapit ko sa inyo to, okay? Para maobserbahan ninyo.
Ako naman ang magtatanong. Hello po sa ating mga viewer for today. Lumapit ako para maipakita ko sa inyo na malapit. Kung kayo yung papapiliin, papapiliin kayo, meron kayong chance na magka-airsoft, meron kayong chance na maka-avail ng airsoft, meron kayong chance na mabigyan ng airsoft, ano yung pipiliin ninyo? The 1911, ayan na, 1911, ano to, para ordinance, ayan o, pakita ko sa inyo yung sinasabi kong design. Ayan. Kita, both camera. Diyo, ganun mo, papa. Yan. Yan. Kita doon. Okay, maliwanag. Ayan. 1911 para ordinance, ito yon. 1911 classic, ito yon. Okay. Parehas sila ng size, parehas ng forma, parehas ng dating. Ang pinagkaiba lang the magazine, magazine capacity. This is high kappa magazine and this is single stock magazine. Kung kayo ang papipiliin, ano sa dalawa ang pipiliin ninyo? The 1911 high kappa, the 1911 para ordinance or the 1911 classic. Ayan. Pili na kayo. Okay. Okay. Yan ha. Pili kayo, no? Para magkaalaman kung ano yung bet, no? Okay, basahin natin. Sa para ordinance na sir, capacity wise, ang ganda ng sagot, no, ng ating ka-airsoft. Tingnan mo pa nga kung may 2011. Para ordinance, mas madaming bala, masaya. Sabi ni Bresit Mayari. Okay, no? Dami nating line up, bossing! Ang daming nating line up. Oh, edi okay. Okay daw sa kanila si para ordinance, no? Sa totoo lang, no? Actually, alam ko na yung sagot, no? Pero nilinaw ko lang. Alam ko talaga na maraming pipili ng para ordinance, no? Talaga naman, kasi, biruin mo, 1911 siya, tapos, syempre, ang pagkakalam natin sa 1911, single stock. Pero biglang high cap, di ba? Alam ko naman na ito ang pipiliin ninyo, no? Sayang, mamimigay sana ako nito. Kaya lang. De joke lang. No? Okay din naman to. Kaya lang, yun nga lang ang downside niya. Yung magazine niya, single stock, 14 rounds lang talaga, di ba? So, ayun. Alam ko naman na yung sagot ninyo eh. Gusto ko lang malaman, no? Okay, sir, ano recommended mo sa mga newbie buying their first rifle? Sa mga newbie, walang kaso kung rifle or pistol, both unit pwede naman. Ako lang ito lang masasuggest ko sa mga newbie. Bumili kayo ng unit na wag palpak. Tandaan niyo 'yon. First impressions last. 'Di ba? Ganito 'yan. Bumili kayo ng unit na nasablay. Aminin ko na na mga low of the lowest China. So pag bumili ka na kayo ng unit na supply, anong ma-feel niyo doon sa unit niyo? Maya sirain. Kailangang i-upgrade agad. Kabibili mo lang, kailangan kagad i-upgrade. Kumbaga, out of the box hindi ka mag-enjoy, 'di ba? Maya sira, nasira yung ganito, nasira yung ganon. 'Yun. Kung bumili ka ng something na more reliable, no? Paano mo malalaman yung more reliable? Siyempre, number one dyan is manood ka ng vlog ni Big Man or, siyempre, magtanong ka sa dealer mo. Yung dealer mo, nakakaalam yan. I just hope na makatapat ka ng dealer na tapat. Diba? Ngayon, pag nakatapat ka ng dealer na bolero, patay ka na. Bobolahin ka, okay yan, depende sa paggamit mo. Kung mahusay ka naman gumamit, hindi masisira yan. Hello? May mga unit na kahit naka-display nasisira. May mga unit na kahit anong ingat mo talagang nasisira kasi hindi naman sila quality. Okay? Yun naman sasuggest ko sa mga newbie. Bibili kayo yung unit nyo. Okay lang mag-pistol. Okay lang rin mag-rifle. Just hope na sana maka-timing kayo ng seller na mahusay. No? No? Yun. Anyway, ayun. Beginner na pistol po. Beginner na pistol? Wala naman beginner pistol. Okay lang mag 1911, okay lang mag 2011 as long as it is a Taiwan brand or a decent brand, no? Wag kayong mag-China,
Ayoko mag-name drop ng brand, no? Kasi, syempre, ayoko naman masira. Wala naman tayong intention manira, eh, no? Pero ayoko mag-name drop ng brand. Pero huwag kayong bibili ng unit na naka-hard case pa. Binigyan ko na kayo ng clue, ha? Naka-hard case pa. Bandang una, sira na yung pistol mo, yung hard case buo pa. Actually, ano yun? Hard case yun binibenta nun. Pero, meron lang fring airsoft. Hindi airsoft ang binili mo doon, hard case. No? Anyway, putya, nababaliw na naman ako. Epekto to ng gutom eh. Wala pa akong kain mga ka-airsoft, no? Beginner's pistol, basta wag dibel. Ah, yari ka, ikaw nag-name drop. Ah, ako ayaw ko mag-name drop. Okay, no? Ayun lang, no? Basta doble kalimbang, ha-ha-ha, no? Okay, tapos, oh, sige, may nagtatanong to, nag-text sa akin. Big man, naka-fix barrel na ba yan? Actually, hindi pa naka-fix barrel. Ganito mga person, no, sorry to say, pero ang 1911, hindi ako agad nag-fix barrel unless ni-request, no? Kasi ang katwiran ko, 1911, mostly ang nagkakagusto niyan yung mga classic lover. Ngayon, pag meron na akong ginalaw, meron na akong in-upgrade dyan, ang tendency is, hindi na siya magiging original. Since 1911 to, classic, makikita ninyo, hindi ko muna pinifix barrel. By request, kung i-request nyo na i-fix outer barrel natin, that's the time only na kikilos tayo. Especially, doon sa mga unit na rare, na collector's edition, na hindi normal na nakikita nyo sa pang-araw-araw. Okay? So, ito, ayan o, pumakalugpahi dahil hindi pa siya naka-fix outer barrel. Yan ha, para maliwanag lang, no? Okay, tapos, ito nga, Sig Sauer, kung tawagin, P226, Jumbo, napakasarap, compact, daling ko-conceal, matindi. Ayan yung mga ilo-launch natin sa mga darating na araw na budget meal, okay? Unit to ng ating ka-airsoft, itong dalawa na to, saan na ba ako? Unit ng ating ka-airsoft, Armin Celeste of Toledo, Cebu. Dalawang pistol na Taiwan para dun sa ating ka-airsoft. Okay. And next unit today, okay. Ka-airsoft from Baguio City. Oh, Jeremiah Balagtas. Oh, taga Baguio, sa Baguio, malamig. Sa Baguio, mabigat ang hangin. So, ayaw ng airsoft natin sa malamig na climate kasi ayaw ng airsoft na gas type, no? Sa malamig na klima kasi bumibigat din yung hangin niya, humihina siya. Good thing, ang in-order ng ating ka-airsoft is rifle. Why rifle? Kasi ang rifle is battery type operated. Battery operated. Rechargeable, di ba? Okay, so wala siya magiging problema regarding sa paglamig ng magazine, paghina ng unit. Hindi hina kasi, this is powered by a battery, wala siyang gas. Kumpara mo sa mga gas blowback rifle, hindi ko rin ito sinasuggest doon sa mga lugar like Baguio. Basta yung mga lugar na malalamig, no? Kasi hindi nila ganun maya-enjoy yung lakas kasi nga lumalamig. Pag lumalamig ang airsoft, especially the gas blowback, bumibigat yung hangin. Pag bumibigat yung hangin, hindi mo ma-maximize yung lakas niya kasi malamig nga, mabigat ang hangin. Okay? Unit ng ating ka-airsoft, pangalan ulit, nakalimutan ko. Jeremiah Balagtas of Baguio City. Ito po yung unit niya. This is the M4A1 Carbine RIS. Yan, haba. Nung mga nakaraan, ano no, nagugustuhan mostly sa atin mga CQB, micro CQB, pero ito, ayan, kita nyo, medyo may kahabaan. Literal na M4, literal na nakikita ninyo sa mga operation, ng mga PNP, ng mga sundalo natin, ng mga AFP, di ba? Literal, okay? Ayan, what is good and special about this? Full metal mula ulo hanggang paa lahat. Complete with markings ngayon, fixed front sight. Yun lang ang nakikita kong, actually hindi siya downside. Talagang may mga tao kasi na, lalo na yung mga medyo oldies natin na mga kababayan, talagang type na type yung mga naka-fix. Then, ako for me, gusto ko to eh, itong style na to yung para siyang may handle, di ba? Gusto ko to, classic na classic yung dating. Ayan, although meron na rin twist, no? Kasi normally yung mga ganitong forma, parang yung dito commando type, hindi mga rail, di ba? Ito kasi naging quad rail eh.
Ngayon, kung gusto mong i-conceal to, itabi tong quadrille na to, may adapter na ipinapasok dito, parang ang itsura niya commando, no? May adapter or what, how do you call it? Basta, ganun. Merong ipinapasok dito paligid para maitago mo tong ano, mga quadrille na to. Then, medyo may pagka-classic yung itsura ng unit mo. Meron tayo nun. Marami tayo nun, di ba? Yung ipinapasok dito. No, marami tayo na. Anyway, okay, dire-diretso na natin. So, review and unbox tayo. Pero, sagot muna tayo ng mga question. Sabi ni Alan Villaris, old is gold. Tama naman. Good day. Paano po makabil sa inyo airsoft from Aguilar, Pangasinan? Reggie Pagarigan, boss, mag-PM ka po para mabigay sa inyo yung details at saka malaman. Okay, Ma'am Sally, paki-shoutout nga. Biyahing Norte tomorrow, mga ka-airsoft, side trip lang. Wala, ano, kakatapos lang ng Biyahing Norte noong nakaraan. Biyahe ulit bukas. Tomorrow, nasa SNR San Fernando, Pampanga ko. Yung gusto ng sticker, yung gusto ng kiss. Pwede nyo akong i-meet. Okay, no? Biyahing Norte tayo tomorrow, no? Polo Rodney, Mojica, good afternoon, happy birthday. Ay, Sir B. Sir yung B. Yung ano, yung sa kapas daw, pwede raw ship. Ba't ship? Para hindi raw tayo maabala. Hindi, okay lang. Oo, eh, gusto ko nga bumabiyahay. Sino ba naman ang ayaw mamasyal, di ba? So, okay lang, pupuntahan kita, Madam. Madam Ash, di ba? Kung di ako nagkakamali, okay? Paano na lang, no? Tomorrow, Biyahing Norte tayo, mga ka-airsoft. Tarlac, kapas Tarlac, and saan sa Pampanga? Balakat. Mabalakat, Pampanga. Grabe itong mga taga Pampanga, talagang never, no? Never silang lumubay talaga sa Big Man. Maraming salamat mga bossing, mga kabalen, no? Mga kabalen ko, kabalen ko, eh, no? Hindi, I'm also ay kapampangan. I'm from San Simon, Pampanga, mga Arsob, no? I'm from the bloodline of Pangan. No? Pangan po ako, no? Diyan San Fernando, Pampanga, tsaka sa Guagua, Pampanga, nandiyan ang mga kamag-anak namin, ang mga relatives, ang mga Guagua, Pampanga, mga Canlas, tsaka sa Betis, no? Yan. Then San Simon, Pampanga, okay? Oh, yun, natapos. Okay, kaya natutuwa ako pag mga biyahe Pampanga kasi syempre yung mga kabalen ko na pupuntahan ko, yung mga taga-Porac, 'di ba? Arayat, ayan. Oh, so ayun. Okay, no? Shoutout mga Beng Beng Kabalen. Kevin Adriano Calma, hello sir. Shoutout po sa inyo saka sa inyong mga kasamahan diyan. Pwede po pala para ma-meet ko din kay Airsoft na idol ko. Sabi ni Kevin. Oh, yun. Kung gusto niyo yung picture tayo. SNR San Fernando, Pampanga tomorrow, no? Mamimigay ako ng sticker, magdadala ako ng dalawang t-shirts. Yan, mamimigay ako diyan, okay? Boss, sakto pala Pampanga ako. Sabi ni alam ko, I know. Okay, no? So, good day, okay? Good afternoon, big man. Don't share, okay? Thank you. 1911 Classic for me. Single stock magazine. Para iwas sa shake-shake ng mags. Okay yung katwiran nito ni Sir Darwin Reyes, no? Oh, paperweight, boss, na libre yung gun case. Paperweight, boss. Okay, kape muna tayo, sir. Sige, Alan Villaris, penging kape. Gusto ko yung medyo matapang na black coffee. No? Hard case, parang Lancer Tactical na brand, may kasamang hard case. Huwag kayong mag-mention ng brand. Siyempre, ayaw naman nating manira ng brand. No? Ito talaga si Joey Osabel, eh, no? Okay, anyway, beginner na pistol. Okay. Ang daming ano, hindi ko mabasa lahat. Uy, t-shirt, sabi ni Sir Breshit. Mayari. Sir, saan exact location nyo? Santa Maria, Bulacan po. Okay? Okay, mga ka-airsoft, diretso na tayo. Unit ng ating ka-airsoft, Sir Armin Celeste. Napakaganda nito, mga ka-airsoft, no? Makikita ninyo, itong hawak ko na to. Ayan, okay. Itong hawak ko na to is one example of the many units na double action. Okay? Makikita na double action siya. Makikita nyo ito, ha. Ipe-press ko to. Okay? The first action is when you press
you will see that the hammer is ano, ano yan? Okay na yun sa DJI. Okay. Makikita niyo mga Kairsoft, once na prenest natin, bumababa yung hammer. Ayan o. Oh. Yan, bumababa. That is the first action. Then, pag tinuloy-tuloy mo yung press mo, bababa siya at pipitik. Pa! Yun yung pangalawang action niya. That is the double action. Okay? Ayan. Press. Ayan ha. Kaya tinawag na double action yan. Well, the 1911 para ordinance is the single action. Kahit i-press mo, wala nangyayari sa hammer. Pero once na kinasa mo, then prenest mo, trigger, magpa-fire siya. That is the action. Isang action lang siya. Okay? Pero ito, once na prenest mo, bababa yung hammer, then pipitik, pak. Kaya tinawag na double action. Okay, no? So, bakit naging effective ang Sig Sauer? On my opinion, dahil nga napakaliit niya mga kaya. So, makikita niyo, compact na compact. 'Di ba? Ayun oh, kung ito si 1911 5.1, then ayan. Oh. 'Di ba? Mas maliit siya ng 1 inches, no? Pero yung purpose niya sa live, what I'm talking is about the live. Pero yung purpose niya bilang isang barrel is nagagawa niya. 'Di ba? Kaya nga napakaganda. Ngayon, kaya ito inadapt na rin to sa airsoft. Actually, this is not a fully licensed unit because this is only AWE. Merong fully licensed nito, ang naggumawa is si KJ Works at saka si Cybergun. Pero 'di ba yung Swiss Army pa nga, 'di ba yung very rare na Sig Sauer? Dati meron tayo na binili ng taga Isabela, no? Oh. Ayun. Swiss Army yung fully licensed. Kaya ito, wala tong mga markings. Wala siyang mga markings, no? Pero kung gusto niyo yung fully licensed nito, meron naman, no? Okay, pero okay na rin naman 'to. Hindi na rin naman papahuli. Okay? So this is the Sig Sauer, makikita nyo, compact na compact with tactical rail dito sa baba para sa mga upgrades like flashlight, laser, pwede yan, no? But ito lang, no? Medyo conventional lang yung front sight niya at saka rear sight niya, hindi siya yung mga opti-optic, no? Kasi ganito talaga siya, eh. Simple yet very effective, no? Ay, wala siyang, hindi siya kine-claim na pang competition level, pang competition category. Basta, ang in short, napaka-ganda niya, effective na effective siya sa pagkagamitan. Okay? Marami tayo nito mga Kairsoft. I think nasa 40 pieces ang ganito natin. So, sold na yung tatlo. Pang-apat to. Doon sa mga gusto ng sakto lang naman ang presyo, pero hindi madugo, pero pumapalag na unit, avail nyo to. 40 pieces, limited edition lang, no? Okay, screenshot nyo doon sa may mga gusto. The Sig Sauer. Okay? Oh, sige, let's begin, no? Oh, yung mga magtatanong, Big Man, naka-fix outer barrel ba yan? Hindi po ito naka-fix outer barrel, mga Kairsoft. Huwag po tayong masyadong, ano, no? So, tignan ko kung magbabaklas ako nito. Update ko kayo sa mga darating na araw kung pwede or possible na i-fix outer, i-convert na fix outer barrel. No? Let's see. Pero for now, itong unit na to hindi siya naka-fix outer barrel. Okay? This is the magazine. Maximum of 27 rounds. Lagyan po natin ng silicone oil. Okay? Silicone oil, press the valve, then spray tayo ng oil. After that, dito rin sa ilalim. Wala siyang parang plastic na base pad, base plate. Ngayon, pag ito nalaglag, direct hit yung metal. Kaya ingatan ninyo mga cars, no? Okay, kahit anong ganda ng unit, kahit anong tikas, kahit anong tindi, pan 12 kg lang siya. Huwag natin gagamitan ng 14 kg ready-made cellphone mo para sa video. Huwag kang malikot mag-video, okay? Huwag natin gagamitan ng 14 kg mga cars kasi hindi siya ubra doon. Pang 12 kg lang siya, okay? 12 kg na gas. Upside down. Ay. Oh, upside down, then press down. 1, 2 seconds is enough. Actually, 2 seconds is sobra-sobra.
para sa isang puno, para sa isang full rounds. Hatakin natin to. Put your right thumb here. Punasan mo yung cellphone mo. Make sure na malinaw para... Okay. Okay. Okay then. Ayan ha. Pag merong bungi, mga ka-airsoft, kalugin natin. Sideways. Okay. Ayan. Hindi ko ganun po punuin. Ganun din kayo. Huwag nyong ganun punuin, mga ka-airsoft. Para yung unit ninyo is hindi naman masiraan ng spring. Okay? Kasa natin. Ilock manually. Then, sprayan natin yung nozzle. Then, release. Sprayan din natin yung ibabaw dito para malesen yung gas-gas. Okay? Sig Sauer. Kasa. Firing. Open slide kasi wala nang bala. Next thing to do, release the magazine, release the slide, press the hammer by pressing that trigger. Sarap ng putok niya. Ang lakas. Uumaano, yumayanig yung kamay ko. Ramdam na ramdam ko. Tapos, sarap. Masarap to. Masarap to, no? Actually, ano to, bumahan ito dati sa amin, no? Bumahan ng sales nito sa amin yung ganitong Sig Sauer edition na ganito, no. Maraming nagkagusto nito eh. Okay. Then ito mga ka-airsoft, nilagyan lang natin ng 2 seconds, 'di ba? Nag-fire tayo ng isang full rounds kanina. Ngayon tingnan natin kung meron pa laman, kung ilan pa natitira. 2 seconds lang ha. Okay. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 seconds. Ay, 10 rounds na. 'Yung lahat pababa maliban syempre sa grip. Ang grip kasi normally talaga 'yan is ano, ABS plastic para hindi ganong madulas, okay? Then makikita niyo 'yung unit wala siyang markings kasi nga hindi naman siya fully licensed. Iba kasi 'yung mga unit na fully licensed may mga markings talaga. Syempre iba rin ang presyo noon, 'di ba? Okay, the unit powered by a high kappa, syempre merong ambidextrous na safe, merong bomber sight. Merong fixed iron sight. Okay, then ano pa ba? Siyempre, merong trigger, merong beaver. Napakaganda niya. Sakto-sakto sa kamay, sakto-sakto sa mga tatay natin, sa mga lolo natin. Napakaganda, okay? Ngayon, dako tayo sa magazine, no? Press the valve, output valve, out. Okay, then spray. After that, leave it for some time. Hayaan pumasok yung oil, then dito sa ilalim. Okay? Kasa natin yung unit. Lagay tayo rito sa slide stopper, then sa nozzle. Release, then rest. Huwag tayong gas mga airsoft. 12 kg lang. Okay to, 12 kg lang naman to. 12 kg, upside down, then press down. 1, 2, 2 seconds, enough na yun para sa isang puno. Then, magazine. Okay, magazine. Atakin to pababa, put your right thumb here.
Lagyan natin ng bala. Pump lang using the reloader. Okay. Maximum rounds dito 27, pero lagi kong sasabihin sa inyo 20 to 23 lang para hindi masira yung spring, no? Then, pasok! Ready ka na? Okay, wag mababang ganyan, ganun, no? Ganun mo. Yan, okay? Okay, 1911, para ordinance, pasok! Kasa, ready to fire. Firing! Open slide kasi wala na pong bala. Next thing to do, release the magazine, then syempre release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger, tapos yun na, ang dami pang hangin nito, ang dami pang hangin nito. So kanina nag 25 rounds tayo, sige, let's check, no? 25 rounds, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Oh, di ba? Saan ka makakakita ng unit na 2 seconds lang ang nilagay mo na gas? Naka 40 rounds ka na. Dito lang sa Big Man yan. Hinahamon ko kayo. Dito lang yan sa Big Man, no? So, naka 40 rounds tayo para sa 2 seconds na gas, no? Ayan, katulad yan, lamig ng magazine. Pag malamig yung magazine ninyo, medyo painitin ninyo using your body temperature. Kasi sobrang lamig eh. High kappa kasi ito eh. Ang high kappa, napakatinding sa laki ng bore ng nozzle niya eh. Grabe yung mga, yung green gas, no? Ayan, okay? Naka 40 tayo, di ba? 40, try natin ha. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Oh, 50. 2 seconds, 50 rounds. Ano ba yan? Super lamig ng magazine, no? 2 seconds, naka 50 rounds na tayo. Utsa, dito lang yan. Wala sa iba niyan. Sa totoo lang, kahit yung iba, tinatanong ako, eh, Big Man, paano yun? Eh, syempre, yun nga yung edge namin sa kanila, eh, di ba? Yun nga yung lamang namin sa kanila. Yung unit namin, eh, from the supplier, is hindi agad binibenta. Sabi ko nga sa inyo, di ba, pag dumating yung unit, yung batch ng unit, late ako magbebenta eh. Bakit? Kasi yung unit na dumating, is, ano pa, if a fine tuning, iti-trigger job, kung kinakailang i-upgrade yung fixed outer barrel, yon igaganon pa natin. So, hindi pwedeng ibenta agad. Kaya, late ako magbenta sa totoo lang. Pero, pag yung inilaunch ko, nauubos talaga agad. Kasi, talagang pinipilahan, talagang ubos in just a matter of weeks. Kasi, quality yung binibenta natin. Diba? Ibang-iba rin sa iba. Biruin mo, 2 seconds na gas, try natin. Firing tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh, umina na. 15. Okay, 15. So, naka 50 rounds tayo plus 15, 65 rounds para sa 2 seconds. Record na naman. Bumura na naman tayo ng record ng high kappa. So, 65 rounds in just 2 seconds of gas. Grabe. Grabe ka na, Big Man. Okay, no? So, unit natin carriers of Armin Celeste of Toledo, Cebu, the Sig Sauer P226 and the Part 1911 para ordinance. Ready for packing. Ready na po for shipping. Okay, Lucas? Okay. Lagay na sa hard case. Okay, next unit natin is unit na ating ka-airsoft na si Jeremiah Balagtas of Baguio City. Okay. What is good and special about having a rifle? Okay. Especially dun sa location ng ating ka-airsoft na si Sir Jeremiah is taga Baguio City. Sabi ko nga sa inyo, sa Baguio City, mga ka-airsoft, ang problema, malamig. Then, pag malamig,
yung mga gas type natin ng mga airsoft, medyo ayaw niya yung malamig na kondisyon ng panahon. So, humihina siya. Ngayon, doon pumapasok yung mga electric type na ganito. This is powered by a battery, kaya wala kang problema sa lamig. Okay? What is good and special about the rifle is full metal siya. Okay? Mula ulo hanggang paa. I don't know kung matatawag ninyong classic, pero halos nalalapit na rin doon. No? Hindi nga lang siya tipo yung commando type. No? So, RIS siya, napakahaba. Fixed front sight. Adjustable to kung sakaling gusto nyo pahabain. Then, naaalis naman to. Kung hindi nyo type yung may handle, pwede nyo alisin. Okay, ano pa ba? Okay, kanina pinalitan ko pala ng spring to. Kaya mas malakas to dan sa ordinary. Siguro mga nasa 440, 450, 470. Okay? Pinalitan ko ng spring to kanina. So, kaya mas malakas na siya ngayon. Okay? Dumating kasi sa akin to 390 FPS. Nagtataka ako, sabi ko, baba naman nun. E di, pinalakas natin yun. Kaya, roughly, ang FPS niya is 450, 460, 470, 440. Mga ganun. Okay? So, ngayon, this is the rifle. Then, battery. Okay. Ito. Battery is LiPoly. Bibigyan natin ng upgraded battery and upgraded charger plus 2 packs of bala and 1 pack and 1 tactical bag. Yun ang freebies nito plus the lifetime warranty. Okay, LiPoly battery kailangan maalaga ka, hindi siya pwedeng ma-drain, hindi rin siya pwedeng ma-overcharge, hindi rin siya pwedeng mag-init. Alagaan mo lang para hindi sumakit ang ulo mo, okay? Ngayon, so adjustable, press lang kung gusto mong alisin, dahil ilalagay mo yung battery instead of pressing, hatak. Yun. Okay, then this is the Tamiya plug. Okay, pasok mo yung battery. Naririnig ba sa mic yan? Sino yan? Okay, no, yan. No. Then plug nyo lang to. O, then, ayan. Firing. Single fire. Rapid fire. Sarap, no? Pwedeng ibalik to. Mas maganda pag ibabalik nyo to, secure nyo all the wire, no? Lahat i-secure nyo para, ayan. Diba? Then, magazine, okay? Magazine, maximum of 300 rounds. Buksan lang rito sa ibabaw. Buhusan lang ng bala. Okay, after mo mabuhusan ng bala na puno, isara. Then, may gear sa ilalim, kamot type. No? Kinakamot yan para yung balang ibinuhus mo, maitulak niya papanik. Kamot type. Kamot lang ng kamot, no? Okay, then, syempre, pag ready na kayo, pasok sa unit. No need na ikakasa, okay? Ang mga AEG, hindi na kinakasa, hindi na kailangan na ikasa rito, hindi na kailangan na pihitin or what. Gagawin lang natin yung pag nagapagin tayo, okay? Just in case na aksidenteng mahatak to, bubukas. So, hindi dapat lagi nakabukas yan. Baka pasukan ng foreign element, bato, alikabok, tubig, ulan. Lagi dapat nakasarap. Kung aksidente na buksan, ito, press mo lang to para magsara ulit. Ayan, oh. Press lang to nasa likod. Then, sara mo na lang to, mas maganda. Okay? Ngayon, ready to fire. Okay. M4A1 Carbine Black Edition. Single fire. Firing! Rapid fire. Single fire. Rapid fire. Ngayon, every time na matatapos tayo maglaro, ito, video mo to, kasi pag ano to, yung proper way ng pagre-rest. Oh, dito ka naman, mag-iba ka naman. Yan. Okay? Ano ka, kita? Ha? Okay. Oh, every time na matatapos tayo maglaro, mga ka-airsoft, always rest the spring. Remove the magazine. Okay, then single fire, clear the chamber. Then, rapid fire. Press it 1 second, then single, then put it back to safe, naka-rest na yan. Okay, yan. Ganun lang, no? Huwag ninyong hayaan, hindi nyo maire-rest yung unit ninyo.
Sayang lang yung ginawa kong upgrade. Sayang lang yung lakas ng unit ninyo. The first time na gagamitin mo siya, malakas siya. Tapos, kung hindi mo siya ire-res, itatabi mo agad, direkta, diretso mo itatabi, eh, ang tendency, sayang yung upgrade na spring, di ba? Manghihina agad. Kaya kailangan ire-res mo. Again, ulitin ko, clear the chamber muna. After you clear the chamber, press it 1 second. Then, single file. Then, save. Yun. Pag ganon, na-rest na yon, eh, nasa nga pala yung magazine nito? Wala pa magazine. Tawang ko, di ba inalis to sa box? Oh, tanungin mo sa box yung magazine. Ay, ayan ba? Ayan, yun pala. Ayan. Okay na, so, ayan na, ayan. Ayan, bagong-bago. Okay, ito, unit na ng ating ka-airsoft. Si Sir Jeremiah Balagtas of Baguio City. Okay, ito na po yung unit mo. Yun nga, tulad ng billing ko, bossing. Pag i-charge yung unit, 2 hours lang. 2 hours maximum charging. One full charge of the battery is equivalent to 10 magazine. Each magazine is 300 rounds. Kaya, mag-e-enjoy ka ng magpaulan ng bala, okay? Be responsible lang mga airsoft sa paglalaro ng airsoft. For pack, then for ship. Lagyan mo ng orange tip para kung sakaling may x-ray, may scan, alam. Ay, sa bagay, kahit wag na pala. Okay, no? Mag-ingat lang tayo sa paglalaro. Mag-ingat sa pang-araw-araw na pag-i-airsoft. Tandaan nyo, ang airsoft is a sport, no? Ang pinopromote natin ng airsoft is a sport and not a weapon to hurt someone or something or somebody. Okay? Wag natin gawin na yung airsoft pambaril sa aso, sa pusa, wag. Kasi magiging pangit yung impression sa atin ng mga nakakakita sa atin. Sabihin, di ba? Kaya yung palang airsoft na yan, ginawa para sa pusa. Ganun. Hindi, yung airsoft hindi ginawa para pambugaw ng daga, ng aso, ng pusa. Hindi ginawa doon ng airsoft. Tandaan nyo, ang airsoft ginawa para sport. Okay, pamalit na napanlibang doon sa mga live, sa mga original, sa mga real gun, no? Ginawa ang airsoft para kahit nandun tayo sa garahe natin, makakapag-fire tayo, makakapag-banding tayo tuwing may mga bakanting oras. Tandaan nyo, hindi lahat ng araw o hindi lahat ng panahon may oras tayo para pumunta sa game site. Kaya ginawa ang airsoft para kahit nandun lang tayo sa bahay natin, nag-e-enjoy po tayo, okay? Before I end the live video, sabi ni Jose Ocapo, wow! A good friend, Boss Big Man, Irvin from Davao City, Irvin Coronel. Hello, sir, no? Magkano po? AEG is the best for cold weather, sir. Tama, Polo Roddy Mojica, tama yung sabi mo. Ipit lang sa kilikili, Big Man, para uminit yung mag. Ha, grabe. Eric Arceo. Pero totoo yan, yung sinasabi ni Eric Arceo, malamig na yung magazine mo. Ano ba yung pinakamainit na part ng katawan mo? Yung kilikili mo. Ipit mo doon para mawala yung lamig. Para mag-init siya, no? Lahat naman tayo ng tao, pag inipit mo sa kilikili, eh mag-iinit. Subukan mo yung tropa mo, ipit mo sa kilikili mo, mag-iinit yung ulo. Hindi, joke lang ha. Joke lang, Eric Arceo, nice inputs. Sir, I appreciate, no? Okay, masarap gamitin, Big Man, ha? Sabi ni Yotao Gami Kuro. Thank you, talagang masarap gamitin ang mga airsoft natin, boss. Ang lutong ng tunog, sabi. Okay, then, ayun. Oh, mga airsoft, sa mga nag-share ng live video, maraming salamat po. Sa hindi pa po nag-share, may share button po tayo dyan. Sa mga hindi pa naka-follow sa page, i-follow nyo po yung different pages namin para updated kayo sa mga ipapamigay namin. Okay? Maraming salamat po sa inyo. Tomorrow, Biyahing Norte. Yung gusto magpasabay, Bataan, Tarlac, Nueva Ecija, Bulacan, and Pampanga. Pupuntahan ko kayo bukas. See you tomorrow, mga kaerso. Maraming salamat po. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa, ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft. Hatid po sa inyo ng inyong lingkod. Big Man. Thank you po. And have a blessed day. Kita-kits tayo mamaya. Kwentuhan session, tanungan portion.